So napag-usapan po natin siyempre nung una eh medyo matagal din natin pong tinalakay yung pong pagkaka-absuelto kay dating Senate President Juan Ponce Enrile sa kanyang PDAF scam case kasama po ang kanyang dating executive assistant at yung mismong PDAF scam mastermind umano na si Janet Lim Napoles. Nasa linya po ng ating telepono ngayon yung dati pong tumayo na abogado sa private complainant sa PDAF scam na si Attorney Levito Baligot. Attorney, magandang gabi po, Tony at Casey po ito. Magandang gabi po, Sir Tony at Ma'am Casey at saka sa mga nanonood sa inyo. Hi, good evening. Opo. Ang sabi-sabi po no, dun sa desisyon ng Sandigan Bayan na hindi po nakapaglabas ng matibay na ebidensya ang mga prosecutor para po pagpatibayin yung testimonya ni Ben-Hur Louie na siyang parang pinaka-star witness. Eh, sa tingin ba ninyo, talagang wala bang nagtuturo kay dating Senate President Juan Ponce Enrile na kumita dito sa paglilipat ng kanyang PDAP dun sa mga NGO? Ang allegation po kasi noon ay si former Senate President Enrile ay pinagkatiwala yung PDAP o yung fund niya, no? PDAP fund kay Attorney Gigi Reyes. No? At si Attorney Gigi Reyes ang kausap ni Ginang Napoles sa pag-implement ng PDAP na yan. At may testimonya sa yung affidavit ng mga witnesses po natin na nakita nila na nagbigay nga ng pera si Ginang Napoles kay Miss Attorney Gigi Reyes. Okay. Pero sa akin po, bilang ako po kasi yung private complainant dyan ano, sa PDAP scam cases. At si Ben-Hur Louie ay isa sa mga witnesses ko noon. Dumaan naman tayo sa proseso, although nakakalungkot, pero yan ang tingin ng Sandigan Bayan. As a lawyer, I have nothing to say but to respect the decision of the Sandigan Bayan. Okay. Pero parang ang nangyayari ngayon, ano, dahil sa reaction po ng maraming tao din online, sa social media, parang ang nangyayari, nahihinayang sila at saka nahihinaan sila sa naging trabaho po ng prosecution. So hindi po sa panig po ninyo, pero yung sa prosecution po ng pamahalaan. Sa tingin nyo ba talagang hindi na nila ginawa yung sukdulang pwede nilang gawin para tumibay yung kaso? Mahirap po para sa akin na sabihin na hindi ginawa ng Office of the Ombudsman, especially yung Office of the Special Prosecutor ng Office of the Ombudsman ang kanilang trabaho, no? Opo. Siyempre kapwa abogado ko sila, pero palagay ko naman ay ginawa nila yung dapat nilang gawin, lalo na yung isang ebidensya doon na bago kasi kami nag-file ng PDAF scam cases ay humingi kami ng special audit sa Commission on Audit noon. At ang ginawa ng COA po ay nagpadala ng mga kopya ng mga dokumento ng liquidation ng PDAF. At tinanong nila ang bawat mambabatas, no? Isa lang po ang tanong ng COA noon. Yung mga pirma ba na nandito sa mga liquidation documents ay pirma po ninyo? At officially, sumagot ang mga mambabatas natin, both senators and congressmen. At ang sabi po nila ay pirma nila yung nandoon sa liquidation documents. Pero nung umabot na po sa Sandigan Bayan, ang naging depensa nila ay pineke yung kanilang pirma. Forgery. No? Oo. So yung mga ganun po na mga pangyayari na sa tingin ko ay yung mga nakalipas na dinesisyonan ng Sandigan Bayan, ako pumapanig doon sa dissenting opinion ni Justice Efren Cruz noon na sinasabing imposible na pineke yung pirma ng mambabatas na yan. Kasi kung inaamin nilang peke yan, paano naka-release ng pondo sa DBM? Nauto yung DBM dahil nga maganda yung pagkakapeke nung pirma, parang ganon. Tapos throughout the proceedings, ba may tinawag ba na handwriting expert kung yan yung isang paraan na tingin nyo? Ginagamit ba sa korte yon handwriting expert? Para patunayan, may ganon ba? May ganon ba? May mga instances po sa trial na nire-require na o pinipresenta ng prosecution yung specimen signature, no? Yung handwriting expert. So, dito sa mga PDAF attorney
pumasok ata sa Subway talaga yan, no? Uy, meron na. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.